Aray! Come on back with me. Annyeong! Annyeonghaseyo, Jwonimnida! First day ko na ulit back in Korea. Hindi pa ako nag-aampake ng mga maleta ko. Eh, gusto ko lang din i-share sa inyo ano yung mga dinala ko papunta dito. Wala masyado kasi technically marami pa naman kaming iba't ibang stuff kasi kakagaling lang ng mom ko. Pakita ko lang sa inyo yung mga snacks at mga pagkain na dinala ko. Pero bago lahat yon, feeling ko kailangan ko ng kape. Tingnan mo daw kung antayin uminit yung tubig. So, hindi pa pala tunaw yung granules. Wow, granules. Big word! Masarap naman, okay lang. Iwan ko dito ah. Kita niyo ba yung kape ko? May kape po ako. Kaya magalala. Anong klaseng shot to? Teka, paupo nga. Paupo. Ayan, solid. Anyway. Actually, kahapon ng mga gabi ako nakarating dito sa Korea. Mga 6-7 ganun. Technically, nag-unpack na po ako ng mga ilang gamit. Yung iba dun kasi parang frozen goods na kailangan kong ilagay sa ref agad. Pero aside from those, hindi ko pa naman ginagalaw yung ibang gamit na dinala ko dito. Kasi pagod na ako nun, and also naligo at natulog na lang ako. Share ko lang sa inyo yung mga binili ko. At binili ng mom ko. For some of our relatives. So, ano ba to dapat i-film? Dapat baba to. Ganyan? Ganyan ba? Pero sige, baba kayo. Dito tayo sa sahig, mga parechong. Huwag ka nang mahiya. Sige, baba ka. Baba pa. Lahat ng kape ko, nakaupo na ako sa sahig. Ay, alam nyo, init din dito sa Korea. Pero nakaganto ako. Wow. Sa kapatid ko to actually, pero hiniram ko lang muna. Di pa nga niya alam na kanya to eh. Ngayon na natin hiramin habang di pa niya alam na kanya to. Binili to ng mom ko para sa kapatid ko kasi wala lang. Sa Uniqlo namin to binili. Grabe. Sino may sabi mura sa Uniqlo? Nung college ako, ang dami nagsasabi nun. Anyway, not the point. Hindi ko naman ipapakita sa inyo lahat ng dinala ko kasi syempre may mga damit lang din ako dyan, meron ding mga hindi interesting tulad ng charger. Unpacking with me! Let's go! So actually, yung mga frozen goods na tinanggal ko, isa doon dinala ko tong Jollibee na to. Bumili kami ng isang bucket ng mom ko, tapos bumili kami gravy doon kasi miss na namin yung gravy. Miss na miss na rin ang kapatid ko yung gravy. Pag kasi bumili ka ng bucket, meron na siya kasamang, hindi ko maalala kung apat na malalaking gravy. Alam niyo ba yun? Sa Jollibee. Tapos sabi namin kung pwede kami bumili pa ng gravy pa. Ang binibenta lang daw nila yung maliit. Pero grabe, 10 pesos pala yun, yung isang ganun. Kasi parang pag humihingi ako ng gravy dati, binibigay lang nila ako eh. Baka pag dine-in lang, ganun. Anyway, bumili kami mga 10 ganun. Tapos yung apat na malalaki, tapos nilagay namin sa isang bote ni Yelo, tapos dinala dito. Pati yung chicken ni Yelo namin. Yun yung kinain namin for dinner kagabi. Kasama na rin ang peach mango pie na grabe. Yung kapatid ko nakadalawa bowl of rice siya. So solid Jollibee, I can't believe it. Meron din kami, pininit ko yung gravy. Tangin init. Peach mango pie. Oh, 뜨거운 거 봐. 어때? 맛나겠? 왜? 졸릿. 졸릿. 구질 구질 구질. Actually, may tira pa kaming mga 4 pieces ng Chicken Joy. Tapos, kalahating bote ng gravy. Feeling ko yun ulit yung aming dinner for today. And also, first time namin magdala ng Jollibee or like cooked meals talaga. Papunta dito or papunta like sa aeroplano, ganun. Akala lang namin always bawal. Like, mahuhuli kami. Speaking of nahuli, first time ko rin like magdala ng corned beef, yung delata. Noong una, parang kami ng mom ko, parang, pwede ba yung can sa aeroplano, ganyan. Kasi parang bawal eh, hindi namin sure.
Tapos sabi namin, bilhin lang tayo mga dalawa lang. Tapos lagay natin sa hand carry para pag pinatanggal, pwede ko natanggalin agad. Pero ayun, bawal pala. Well, technically pwede daw canned goods, pero hindi pwede yung mabilis mabuksan, yung may ganun. Kinuha nila yung corned beef ko. Sayang naman. Nagdala ako nito, tender juicy hotdog. Technically marami naman sausage at hotdog din dito, pero gusto ko lang talaga tong hotdog na to kasi bumili din kasi ako nito. Original style spaghetti sauce. Ito yung ginagamit ng mom ko pag gumagawa siya ng kanyang sariling version ng Filipino spaghetti. Ito talaga dapat yung kasama niya. So, nagdala na rin ako, isa lang naman, para gawa kami ng kapatid ko ng spaghetti dito. Yung mom ko, bumili pa siya ng fishball, tsaka squid balls. pati na rin sitiam. Merong ganito dito, mga similar, yung mga frozen goods din. Pero yung kikiam, parang hindi ko pa nakikita. Or baka hindi ko lang alam kung saan dapat tumitingin. Pero, ano to? Ay, gagi. Kumain kasi kami ng mom ko ng sisig sa isang restaurant. Tapos na, parang kalahati pa ng sisig na tira. So, finrozen namin, tapos dinala ko na lang yung tira. Isang pang-ulam lang din. Parang patikim lang sa kapatid ko. Bumili kami ng cheese whiz. Ito lagi yung kinakain namin, yung pimiento. Alam nyo, throughout my high school to college, akala ko yung pimiento, it's some parang bacon bits, ganun. Kasi, ito nyo yung picture. Kaya nyo? Alam ko mga bacon bits siya, pero apparently pimiento, para pa siyang bell pepper. Yun yung sabi ng friend ko. Ever since then, naniwala na lang sa kanya, bell pepper ba yun? Healthy. Healthy living pala tayo. Dami kong inuwi na salon pass. Wala lang, gusto lang na mom ko bigyan yung lola namin. So, ito hindi naman to para sa amin. Kasama na rin yung mga parang supplements, moringa, ganyan. Supplement siya na gawa sa malunggay. Lagi binibila na mom ko yung lola namin ng ganyan. To. Siyempre. Pancit canton. And kami ng kapatid ko, ano talaga kami? Chili man si until we die. 4 yung binili kong ganito, pero 2 lang yung naiuwi ko. Kasi, wala nang space. Itong dried mangoes and dried pineapple. Try lang namin, dried green mangoes. Never ko pa ito natitikman actually. Tsaka itong coconut. Favorite to ng tito ko. Di ko lang bakit. Bumili ako roller coaster kasi sabi ng kapatid ko, favorite niya to. Bigla akong sinabihan kahapon, hindi pala niya daw to favorite. Ano lang, na-miss lang daw niya kasi tagal niya nang hindi kinain. Pero di niya to favorite. Well, hindi niya daw to gusto. Hindi niya daw to gusto. Bak na to, kwa! I love the smell of Tommy. Parang sa amoy palang busog ka na eh. Alam niyo yung chubby? Ngayon sobrang liit na girl, like, kukuting na lang natira. Tamo yan. Binigyan ko yung kapatid ko habi nito. Tapos parang, sabi namin, lasang fake. Lasang Play-Doh. Ito lagi namin binibili ng kapatid ko sa canteen dati. Nung LM kami. Ang damis pala nito. Paano ko ito nakakain dati? Pantene shampoo. Nagpabili yung pinsan ko. Bumili ako. Alcohol. Ang hirap bumili ng alcohol dito. Effective kasi siya kapag kunwari magsasamgyup ka sa bahay. Tapos yung oil nandun sa sahig. Effective tong alcohol eh. Technically, di namin to kailangan. Natuwa lang kami kasi ngayon lang ako nakakita ng ganito. Meron pala liquid seasoning na chili mansi flavor. Hindi ko to alam. Kasi ang ginagawa namin, bumibili kami lagi ng liquid seasoning. Tapos yung isang bote, naglalagay kami dun ng labuyo. Kapag kakainin, naghahalo na lang ng kalamansi. Pobos na pala. Yan. Hanggang dito, may labuyo. Ito yung kakainin namin. A sauce or like pang fried rice or anything. Kita nyo ba? Sobrang cute. Yung friend ko kasi, nag-start siya ng business niya nung year or so ago. So, di ako nakapag-order sa kanya ever. Pero ngayon, nung pumunta na ako at kinita ko siya, bumili na ako finally sa business nila. And it's a capybara. Her business is called Pawa Studio. Anyway, sobrang cute. Nalimutan ko ito ipakita. Pero isa sa mga staple na lagi namin binibili, stick o na pandan. Ito yung best flavor. Walang makakapag-argue sa akin otherwise. Char! Pero legit yun. After lang yun. Chocolate, no. Vanilla, no. Strawberry, hindi pa din. Pandan, best flavor ng Stiko.
fight me. Ano, sapakan. Hanap guro yan? Anong problema ko sa buhay? Ayun lang naman po. Every time na shoot ako ng video, feeling ko talaga walang point yung videos ko kasi wala akong ambag. Pero nag-share lang naman po ako. Andito na po ulit ako sa Korea and for a month na nandun ako. I definitely feel so much better. As I've mentioned naman in my previous video, para talaga akong kinuha, like, palabas ng isang bangin. Like, for the longest time, nandun talaga ako sa ilalim ng bangin na sobrang dilim and sobrang wala nangyayari. Tapos ngayon, medyo positive na yun. Talagang positive na talaga yung outlook ko sa mga things. And feel ko, medyo kaya ko nang gawin yung mga pinaplano ko. And, you know, improve my health, improve my body, and just in general, improve myself. Biglang serious, nag-haul lang tayo ng mga snacks. And so, bumalik na ako dito sa Korea, pero after nung pagbalik ko this time to the Philippines, medyo parang na-feel ko na my family are in both places and I can always have someone to lean on both countries. Yun na-realize ko, I can always go back and forth. As long as I work hard and earn money for the tickets. Pero, ayun lang. Yun lang po. Bye! Nyong!